Ramdam pa rin ang ngit-ngit sa kanilang 7708 law sa kamay ng Siargao Legends na nagbigay sa Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation ng first ever law sa 4th Day League na ganap ang quarterfinals face-off ng dalawa. Bit-bit ng Nestor Luego-owned team ang twice-to-beat advantage, kakaibang inspirasyon naman ang ibinigay ng FEU-NRMF counterpart na si Nino Reyes sa kanyang mga players. Sinorpresa ni Reyes ng tigi-tigisang issue ng Kobe Bryant 9 shoes ang lahat ng mga manlalaro ng FEU-NRMF. At pagsikat ng laro, agad na nag-umusok sa opensa mga alagad ni Coach Chris Bautista. Sa pamumuno ni Aris Gumabay na umusok sa 3-point area, nagawang maglista ng 13-point lead ng FEU-NRMF. At dahil wala si superstar Willie Miller na na-stranded sa Misamis Oriental, ramdam ang pangangapuhab sa forma ng backcourt ng Siargao Legends. Maliban sa pag-init sa opensa ni dating ABL MVP Leo Avenido, mas na naigan dominasyon ng FEU-NRMF. Pero sa adjustment ni Coach Ronjay Enrile at sa pagtutulungan ni na Avenido, CJ Perez, Charles Mami at Leo Nahorda, nagawang magsagawa ng rally ng Siargao hanggang sa makuha pa nila ang driver's seat sa pagtatapos ng first half 41-40. CJ Perez. Siguro eh, syempre hindi kami kumpleto eh. Siguro bumaba yung moral. Pero kaya eh, mga veterano naman ito, makakapag-adjust naman ito mga ito. Eh, nakakaset sila ng play, tsaka may halong bena sila. Oh, lalo na yung mga bigs nila, nakakatirang 3 points. Really important, because now we have high confidence. So, as long as we have high confidence and we keep playing together as a team, anything is possible. Pagpasok ng third quarter, dito uli rumagasa sa scoring ang FEU-NRMF. Sa pagtatrangko sa bola ni Jawhar Purdy at solid offense ni Anthony Hargrove, Gumabay at Marvin Hayes, muling nag-establish ng malaking kalamangan ng mga naka-itim. At dahil batbat na mga season former PBA cadres tulad nina Avenido, Marlo Aquino, Celino Cruz at MC Caceres, muling kumatok sa pintuan ng FEU-NRMF ang Legends. At matapos ang ilang makapigil hiningang fight back ng Siargao, nagawang isubi ng FEU-NRMF ang 75-70 win upang ipuwersa ang do or die game 2 sa kanilang quarterfinals pairing. It was a good win but medyo kabado kami dahil ang Siargao, kalahati lang sila. Wala si Willie, wala yung mga ibang players nila. So medyo kinakabahan pa rin kami kasi half force lang sila at medyo dikit pa yung laban. So I think we need to work more again on our defense. So lumamang na naman kami lumaki, pero yun nga, ang problema ng team namin, misan pag dumalaman kami ng malaki, nag-relax sa depensa. Pero yung game plan, okay naman lahat eh. Yung na-practice namin, nabigay naman lahat. Matapos ang laro, nangako naman si Siargao coach Ronjay Enrile na magre-regroup sila sa susunod na laro kasabay ng pagbabalik ni na Willie Miller at Mac Andaya. Nakita naman natin, malaking bagay talaga yung Willie Miller kasi nga, sige, isa rin siya sa mga barometer ng offense namin. So anong klase, nawala pa kayo ng advantage against them? No, hindi naman. Nandun pa rin naman. Siguro ano lang, i-correct lang namin tomorrow sa practice kung ano yung mga dapat namin gawin. At matapos ang kanilang masterful win, tiwala naman sina Reyes at Hargrove na magagawa nilang dumalawa sa Siargao na sinasabing biggest hurdle sa kanilang mithiin na makupo ang corona ng 4th Day League. So the first time we played them, we lost. So I felt confident that we can beat those guys. So we wait until the next game in game 2 and we go try to beat them again and go to the next round. With this win that we have, we just even up the series. Ibig sabihin dati twice to beat ang Siargao. Ngayon, 1-1 na. So that's one more thing we have to work towards. And siguro with a little more practice and getting to know the team, mas okay na tayo. Ang D-League ay ang isa sa high-level amateur tournament dito sa Maynila kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang mga disenfranchised PBA players at aspiring professionals na maipakita ang kanilang galing sa hardcourt.